Hi guys. Ngayon po ay pupunta tayo sa Wash Authority at 'di ba, nabili natin 'tong motor mula kay Sir Toti Alberto ng Ducati Philippines at syempre hindi naman siya brand new. So gusto ko ngayon bumalik siya sa pagiging brand new ulit. Unang-una ipapa-ceramic unang-una pala yung detailing. So i-detail muna nila 'yan. As you can see, madumi siya. Ayan, ginamit ko lang siya kagabi. Tapos dito, ang dumi. Ayan. Tapos yung mga yung pinagbakasan ng asfalto dito sa main silver part. Ayan. Ayun. Tapos ibabapping muna nila 'yan para kuminis saka yung mga kumapit na dumi-dumi matatanggal sa paint. Although wala namang gasgas yung motor, kaya mukhang hindi naman sila mahirapan na i-ceramic coating to. So alam naman natin si Wash Authority, ever since doon naman tayo nagpapa-ceramic coating at nakita natin maganda yung kanilang trabaho. At saka hindi lang yun, nagre-repaint pa sila. So kung may makita silang may tama dito sa motor, ay pakita natin. Kung may makita silang gasgas, sila din naman ang magsasabi kung boss, kailangan nang ipa-repaint to. Masyadong halata at hindi kayang ihabol sa ceramic coating. Tapos meron silang i-offer ngayon guys na tawag is PPF. So parang plastic film yata yun na itatakip sa pintura mo. Parang ano siya, plastic cover pero matigas. So try natin mamaya kung ano, paano kung gagawin nila. Mga tatlong araw daw matatapos. O ito, nandito rin yung Z-Listo natin. Kasi pina-ceramic coating din natin siya. At ito naman yung Z1000R natin. Pina-repaint natin sa kanila and ceramic coating ulit. So yun, excited na ako na ma-ceramic coating yung ating Ducati. Kasi alam nyo naman, ganda ng kulay ng Ducati. Red and black, ang ganda talaga eh. No? Excited na rin ako. Tapos meron nga pala akong plano dito sa motor natin guys. Di ba nakikita nyo itong paligpik niya? Yan, ipapa-carbon fiber natin yan. And then dito sa tapalodo. Tapos dito. Carbon fiber. At last dito. Di ba meron siyang parang mudguard na tawag dito. Ito ipapa-carbon fiber natin siya. Buyan, ganyan. Wow! So doon natin sa kaibigan natin si JR Palacio ng Spoily TV. Yan, doon natin siya ipapa-carbon fiber. Yan, nag-usap na kami. So abangan nyo lang yun guys. Excited na rin ako. Tapos, yun, i-change oil natin. Palitan natin ng filters. Palitan ng brake pads. Tapos, syempre, i-chain lube chain cleaner natin yan. Ipakita ko sa inyo. Wait lang guys. Ito guys, yung chain lube. Tinanggal ko na sa box. Ito yung chain lube natin from Extreme One. Tapos, buksan natin yung kanyang isang set kasi ito guys. Pag bumili ka nito, meron siyang chain lube, meron siyang chain cleaner, brush, at saka basahan. Okay, ganito po yung laman niya. Unahin natin itong maliliit. So meron siyang brush kagad, oh, ang galing oh. Guys oh, pang kadena, oh, ang galing. Tapos meron siyang basahan. Tapos chain lube from Extreme One. At syempre chain cleaner. Yan, bago mo i-chain lube, syempre linisin muna. So yun ang gagamitin natin kay Ducati Street Fighter. So guys, sa akin, sa shop natin, 500 lang to. Available din sa Shopee. Yan, try nyo lang. Isang set na rin siya. Kasi yung patingi-tingi kayo ng bibili, mas makakamura kayo pag ganito. May brush pa, di ba? Tapos, next time na bibili ka, halimbawa, naubos yung chain lube mo. Pre, every time na lalabas ka, chain lube ka ng chain lube. Pwedeng ito na lang bibilin mo. At least, nandito pa rin yung brush mo. Yan, oh. Kahit isang beses ka pa lang bumili ng chain maintenance kit, magagamit mo ng matagal to guys. So, yan, punta na tayo sa Wash Authority. At, syempre, pupunta natin doon. Iwan natin to si Ducati, di ba? So, papadrive natin kay Bunso. Si Admin Chris. Yan, yung may hawak ng camera natin ngayon. Pakita mo mukha mo. Pakita mo. What's up? So, gagamitin niya ngayon tong si Veloce 500. From Bristol, Kalohan. Gagamitin niya, tapos pag-uwi namin, ang kas ko na lang siya. Hindi ako magdadrive pa pa-uwi. Alright guys, kita-kits na lang sa Wash Authority, alright. O nga pala, aris tayo. Dapat i-chain lube natin, pakita ko sa inyo kung paano. No? So dito sa Ducati Street Fighter, isa lang yung swing arm niya. So hindi natin magagamit itong paddock stand na may swing arm. Kasi dalawa yan. So meron tayong swing arm dito. Actually ito pang Veloce 500 sana natin. Pero pwede rin siya sa Ducati. Okay ito. Ganito siya. So ikaw so, i-standby muna natin yung camera dito. Ipatok natin dito no. Hindi natin dito guys. Camera para makuha niyo yan. Okay. Kita ba? yan. O, kang matutumba ha? Diyan ka lang ha? So, dito ka. Bunso kasi yung pangalan niya kasi bunso siya, di ba? Ganyan tapos yung diretso mo lang na. Dito ka. Dalawang kamay. Hindi, dito.
tapos diretso mo. Ayan, diretso lang. Ayan. Kaya ganyan kahirap pagka ikaw mag-isa. Kaya meron akong front tadak stand para kahit bitawan mo, nakatayo siyang ganyan. So since na dito naman si Bulso, siya ko muna hinahawak. So i-shot natin itong tadak stand na to sa sinan. Ayan o. Oh. And then, good. So ayan, nakatayo na po siya. Pinaalalahin lang natin. Huwag kang matumbay. Hawakan ko yung video yun. Lakso ka ha. Yan! Di ba? O, paikotin natin ng paatras. Dito. Dito. Yun. Tapos punasin natin yung excess na napunta sa tambucho dito. Yan. Dito natin siya part in-sprayan para kung may sobra man, sa tambucho lang, hindi dito sa gulong. Kasi pag dito natin in-sprayan, yung sobra mapupunta sa gulong. Yung baka madulas tayo pag bumaking tayo. Yun lang. O, tara, punta na tayo sa Wash Authority. Short video naman kaya pinakita ko lang yung chain maintenance loop natin. Alright. Alright. Dito na tayo sa labas ng gate namin. At dito ako nagpapainit ng motor. At hintay lang natin mag-2 bars. Ano? Ito guys, hindi ito gas-gas ha. Ano lang to, cover. Papalitan din natin yan. Bili tayo sa Shopee Racing. Pero nag-PM na rin ako sa Motoscoot kung meron silang mga available na accessories para sa Ducati Street Fighter V4. Ayan. Lagi nating sasabihin na Street Fighter V4. Kasi yung dating Street Fighter, hindi naman siya V4, so Street Fighter lamang siya. At si Bunso, kukunin niya yung helmet niya sa shop. Okay, sige. At buti hindi masyado mainit. Painit lang ako ng motor. Sige, wait lang guys ha. May subscriber. May subscriber tayo. Akalain mo, nagpapainit lang ako ng motor. Wait lang, yung sticker niya kunin ko lang. Hello! Hello! You know? Thank you so much. Oh, regalo, regalo. Ingat, ingat. Bye-bye, bye-bye. Hindi ka halatang red ah. Hindi halata ah. Okay, nag-2 bar na siya guys. Let's roll! Okay, dito na kami sa shop. Ito, along MacArthur Highway lamang siya. Located siya sa De La Bastagan. Ayan, no, San Fernando lamang siya. Kunin lang namin yung helmet ni Bunso. Okay na? Okay, let's go! Yung power, tuloy-tuloy yung iwan sa katawan. Alam mo yung feeling na pag nahihinaan ka na sa 1000cc, try mo yung Ducati Street Fighter, no? Halimbawa lang, nanggaling ka sa ibang brand ng big bikes na street naked, ganun. Tapos, halimbawa, 1000cc yun, ano? Tapos nahihinaan ka na, gusto mo mag-try ng mas malakas. Pwedeng-pwede ito, guys. Ito yung may sasuggest ko sa inyo. Ducati Street Fighter V4. Mismo ako, ang galing na rin sa ibang brand ng bike na still nai-enjoy ko pa rin siya. Hindi yung tipong parang sawa ka na. Another 1000cc na naman, pero dito iba. Ang mode na gamit natin is race mode. So dito sa race mode, meron na siyang automatic preset ng settings dito. Although kahit naka race mode ka na, pwede mo pa rin siyang i-edit dito. Ayun, pwede mo ring ibalik sa talagang default na race mode niya. Then kung nahihinaan ka pa, pwede mo pa lakasan. Ang galing eh, no? Ang dami niyang options, no? Lahat ng options meron siya, no? Wheelie control, traction control, ABS, quick shift, ano pa? Yung cornering ABS, ewan ko lang kung meron ganito to. Dito sa bagong biling motor natin, hindi ko pa siya talaga na full in-depth review. Ano kayong motor to? OBM. Okay, dito na tayo sa Wash Authority. Sa mga hindi pa nakakaalam, o search nyo lang yung Lelot Pakulod, sabi niya ganun. Dito lang located yung Wash Authority. Kung di nyo po alam, ito, ipakita ko sa inyo yan. O. Oh.
Okay guys, dito tayo sa customer's lounge. So, binabana namin yung mga gears namin. And then, pasok ko na yung motor natin. Iguguyod natin. Hindi na natin iguguyod. Pabigat. Mabayat siya, mabayat. Mabayat siyang iguguyod. Yan, dito nila gagawin. Nireserve nila yung space na to para... Ewan ko, masailan yata yung mag-PPF? Yes po. Meron po siyang sariling room. Sinasarap po namin ito once we apply. And then ito po, i-aircon pa po natin para mapalaga sobrang linis po. Para malamig? Yes po. Ayan, kapag kasi napasukan ng alikabok yung sa loob ng PPF, naku, magbabubbles po. Ako! Woo! Excited na ako! So ipapakita muna natin ngayon yung before and after. O, ikot natin yung motor. Ayan. Okay, ito yung before and after. Ibig sabihin, ito yung before. Ayan, dumi-dumi. Yung mga putik-putik, asfalto. Ayan. Ayan, yung mga puti-puti sa carbon fiber. Dumi. Ayan. Then yung kinang. Ayan, tandaan natin yung kinang niya. Oh. Hindi madumi. Ayan yung mga bakas. Ito, lalo na yung dito. Tsaka ito, chrome sa gas-gas. Yung pag mabilis yung takbo sa expressway, alam mo yun, nagbubutas-butas. Sana mahabol pa nila kasi siyempre hindi naman brand new to. Sana mahabol nila yung mga tama, no? Sana lang. And anyway, alam ko magaling yung wash authority kaya siyempre naman. Alright. Okay, guys, sabi ni sir, yung may-ari ng wash authority, 3 days lang, matatapos na. So, pinakita ko na kanina yung before. Then, ito naman, papakita na natin yung after, yung resulta na. After 3 days. So, maraming salamat guys. Mamaya-mayang konti, i-reveal na natin ito. Alright! Guys, nakita nyo ba yung ating cinematic ngayon? Ako lang yung nag-shot nun, hindi na ako gumamit ng DSLR. At ipapakita ko ngayon sa inyo yung ginawa nila dito. Ano? So habang nagdi-discuss si Sir Kyle nga pala yung head manager dito sa Wash Authority. Hello po, good morning. As you can see, makintab na ngayon yung ating Street Fighter. So before nila nilagyan ng PPF, dinetail muna nila. So nagdi-detail din sila ng motorcycle dito, mapa small cc or higher cc, pati four wheels talaga. Actually four wheels talaga sila nagdi-detail dito. Yes, ngayon lang sila nag-open para sa mga bikes kasi medyo komplikado yung bikes, pero at least meron silang magaling na nagdi-detail dito. Asan ba siya? Andiyan ba siya? Andiyan ba siya? Tingnan nyo, ganun siya kabusy. Okay, sir, ano ba yung ginawa nila dito? What is PPF nga pala? Ang paint protection film, sir, mas advantage ito or kumbaga new technology ito compared sa ceramic coating. So ang kaya nito, sir, napiprevent niya to against rock chip or yung paint chip na tinatawag. At the same time, may self-healing capability po ito. So ibig sabihin, sir, just like for example, nagkaroon ito ng mga sore marks or yung mga light scratches, nag-heal po siya mag-isa sa katagalan, lalo na pag naiinita siya or hinit ka siya. Highly hydrophobic na rin po siya. At the same time po, matingkad na rin po yung kulay niya. Parang naka-ceramic coating din po siya. Ngayon, itong PPF na to, kung ikukumpara natin sa ceramic coating, guys, medyo mas mahal siya ng konti. No? Magkano ba yung... Halimbawa, ito na lang. Yes, sir. Ito na example. Magkano yung PPF sa buong motor? Ito, sir, nagre-range ito na nasa 25,000 buong motor. Nagsisimula ho tayo dyan sa 15,000. Depende ho kasi ito sa motors and sa mga panels na kakabitan natin. So, nagre-range po tayo ng 15 to 30,000 sa full paint protection film na po yun. So, hindi lang sa fairings or sa body fender ng sasakyan, pati headlight. Actually, yun ang pinaka-importante, yes, di ba sir? Sa headlight. Tsaka taillight eh. Yes, so, ang galing, para silang nag-wrap pero clear yung ilalagay nila dito.
Solidity na lang itong PPF na to, sir, di ba? Kasi alam ko sa mga sports car lang ilalagay ito kasi medyo expensive siya. Pero ngayon mas abot kamay siya kasi abot kaya siya. Kasi nasa 25 lang kasi napakahirap nito eh. Napakahirap po niyan. Compare ho sa sasakyan, sir, mas mahirap kong gawin ng motor. Kasi ito lalatak mo lang, di ba? Tama, sir. Ito sir, ang daming singit, ang daming kanto. Mas mahirap kabitan ng motor, mas matrabaho compare sa sasakyan. Tapos 3 days lang, no? Yes, sir. So maraming salamat guys at maraming salamat sa Wash Authority. Ayan, so lagi natin silang pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga bagong motor at sasakyan natin. Sa kanila natin siya pinapa, ceramic, and bago ngayon, PPF. Paint Protection Film. Maraming salamat, Wash Authority. Ayan, at baka meron kang gusto sabihin, sir. Ano ba yung Facebook page natin dyan? No? Yes po. So, pwede po natin i-search sa Facebook po natin. Just search Wash Authority po. So, lilitaw po dyan yung Facebook page natin. Pwede po kayong mag-inquire sa cellphone. Nandun din po yung phone number ko mismo. So, pwede nyo po kami tawagan or i-text sa mga inquiries po nila. At the same time, pwede rin po sila na mag-chat po sa Facebook page natin. Open po tayo ng Tuesday to Sunday hanggang 8 to 5 p.m. po tayo. You know, guys, yung nga palang PPF natin, ide-demo nila yung difference ng walang PPF sa may PPF. Yung ordinary paint lang lang siya, no, sir? Yes, sir. Yung paint na yun, wala siyang ceramic coating, no? Yes, po. Wala so, pure paint lang siya. So, meron silang sample dito na hood. So, yung kalahati niya is may PPF. Itong kalahati niya is walang kahit ano. Basta plain paint lang. Plain na pintura lamang. Oh, actually sir, pinagdemoan na namin dati ito. Kaya kung mapapansin nyo, may mga scratches na siya. Ito sir, yung linagyan natin ng paint protection film nun. So, ito po kung mapapansin nyo sir, wala po yung mga gasgas. Ayan, sa sample na, anong gagamit natin? Kutsilyo? Kutsilyo ba? Kutsilyo? Pwedeng bato sir. Patuin natin ng bote. Ayan, lalagyan nila ngayon ng PPF. Ito yung sample na PPF. Ayan. Didikit nila ngayon dito sa hood. Walang gasgas guys. Oh. Okay, check natin. Okay, ayan, wala. Para tayong naglalagay lang ng tint sa glass, no? Yes sir, parang ganun lang din siya. So, yun nga lang sir, sa body. Oh, okay. Oh, ito, lalagay na. Ayan guys, meron na siya. Ayan, oh. Makikita nyo, ito na yung PPF. Makapal pala siya, no? Yes sir. Makapal pala siya guys, oh. Okay, ano yung weapon na gagamitin natin dyan? Ito sir. Isang bato. Bato! Bato! Galing ba yung kading? Wala si Darna dito, sir. Sige, sir. Sampulan natin. So, ito, sir. Sasampulan natin yan. Yeah. Ito, sir. Ito. Ayan, dyan, dyan muna. Dyan muna. Ito. Walang paint protection film to or ceramic coat. Okay. So, gagasgasan natin yan. Uy, oo nga. Oo nga, no? So, pag ginawakan natin yan, sir, napakalalim na. Oo, may bakas. May hagod na po siya. So, ibig sabihin malalim na siya. Oo, ano. So, ito naman, sir, susubukan naman natin itong paint protection film. Na ready na ba ako? Yes. Ready ka na pala? Okay, game. Yeah. As you can see, ayan. Ang tinatamaan na gasgas is itong PPF natin. So, siyempre, tatanggalin natin ngayon itong PPF at check natin kung bumaon yung gasgas natin. At the same time, sir, kung makikita nyo, itong gasgas dito, napaka-visible na lahat. Visible na visible siya lahat. Compare natin dito, sir. Hindi siya ganun ka-visible. Yung mga nga, deep scratches lang yung... Parang mild pa rin yung scratch niya, no? Sige, tignan natin. Tatanggal natin yan, sir. So, tatanggalin sir natin yung film so para makita natin kung merong tumagos or wala. Ito sir, yung gasgas. Ayan, yung gasgas, no? Ayan, yung gasgas. Ay, oo nga, wala. Hindi umabot. Wow! Wala. wala. Ayos, sa patingin nga yan. Yes, sir. Ito yung film natin. Ayan, no? Jet dito. Ayos, oh. Mas okay pa sa ceramic coating. Yes, sir. Kung like for example, sir, kahit na naka-ceramic coat si unit, so magiging visible pa rin siya. Oo. At the same time, matatanggal pag binuffing. Oo. Pero ito, sir, like for example, dahil may self-healing capability po siya, against sa mga light scratches or swirl marks, kaya po niyang matanggal mag-isa, lalo na pag inaiinita siya. Yung mga deep scratches po, talagang sinadya na lang. Or yun talagang pinunit or what, yun na lang talaga. And then at the same time sir, pag hilahin natin siya,
Wow. Tapos babalik at babalik po yan. Pwede niyo, sir, gusto niyo yung sample yan, sir, rely sir. Oo, cameraman. Eh, baka sabihin niyo, guys, nagsisinungaling si Sir Kyle, ha? Ito, ha, nag-almusal naman ako kanina. Ah! Ay, bumabalik siya! Bumabalik siya! Bumabalik! Kaya may self-healing capability po siya. Oh, pwede pala itong pang-gym, eh. Alright, maganda siya, guys. Tsaka makintab siya at ganyan naman yung motor ko, diba? Ano? Oh, diba? Sir, thank you sa demo. Magkano na yung ganyan, no? Yung ganito kalaki, no? 1.5 na siguro. Galing, oh, napatunayan na, oh. Wash authority, guys. Guys, meron tayong mga subscriber habang nagde-demo sila. Bago tayo alis, sige namin sila na ang sticker. At totoo nito, sticker talaga yung bayad ko dito, eh. Di ba, ma'am? No, ma'am, sticker talaga yung bayad ko dito, no? Umuo na lang, eh. Tara. Yan, guys, pag nakita mo to, with plate number, yan ah, kuya na. Tapos meron siyang sticker ng ganito. Hanapin niyo siya. Meron siyang sticker, dagdagan na natin, oh. Ano? Thank you. Ayos ba? Tuloy na ako. Pre-hit lang natin si Street Fighter. Actually, wala pang pangalan tong motor natin, pero siguro Street Fighter na lang din. Lakas, tunog mamaw. Paano kaya ako lalabas dito? Painitin lang natin. Bye-bye. Bye. Tara. Okay, parang brand new na naman si Street Fighter. Ngayon, diretso tayo sa Ducati Clark. Palagyan natin ng coolant ito. Tayo ay mag-expressway na para mabilis. Ayos. At saka maganda yung naisip nila, no? Lalo na matingkad yung kulay ng motor. Red na red. Ay, no? Meron siyang protective layer. Talagang bago talaga literal na magasgas yung pintura. Dun muna sa plastic cover. Totoo si plastic cover ang tawag sa kanya, eh, no? Unang-una kong nakita yung PPF na yan sa Ferrari na kulay yellow. Yun, kung napanood niyo yung vlog ko dati, di ba may namit tayong naka-Ferrari Spider. Tapos tinitignan ko ng malapitan yung kanyang kotse. Meron siyang cover. Sabi ko, first time ko makakita ng ganun, ah. Meron palang ganun. Tapos ito nga, buti yung wash authority meron na rin. Tsaka kung sa motor, nailagay nila ng parang hindi man halata na may PPF siya. What more sa mga four wheels, di ba? Eh yung fender ng mga four wheels, di ba? Flat lang halos yun, eh. Unlike sa motor, masyado siyang maraming shape. No, mabusisi, maraming singitan, ganun. Sa sasakyan mas okay siya, eh, no? Kaya lang medyo pricey siya, pero talagang mas matagal yung effect niya. Wantakin mo 'yon, no. Ang kapal ng plastic tsaka ang tigas, ha. I mean, ang kunat pala. Pinakahatak-hatak ko na kanina, tapos pagkatapos kong hatakin, bumabalik ng pusa, eh, no? Ayos. Tagas muna tayo. Full tank premium po. Apo. Angas ng pagkakaano, no? May mga katsya pero pulido pa rin, no? Grabe, kintab, no? Right, nilagyan pa nila yung mga dating gumagamit nito, no? Sa racetrack kasi sila. Sinecure nila yung throttle niya na hindi matanggal, oh. Nilagyan nila ng ganito, oh. Ayun, no? Nilagyan nila ng parang alambre na stainless, no? Parang nga naman sigurado. Grabe, ang angas ng motor na to, no? Angas ng forma. Tapos, makintab pa. Thank you. Paano ko na yung resibo? Yan, tatapon lang. Thank you. Okay. Alright, Expressway Gaming Clark South Tollgate na. Dati ito, one lane lang to, eh. Tapos ngayon, naging two lanes. Buwan nung umaba ng umaba yung traffic dito. Okay, Ducati Clark na. Sabi nyo, mapapadalas ako dito, eh. Palibasa, malapit lang. Bagay na bagay yung Ducati dito sa gas station at Petrogas. Kulay pula din yung ano nila, eh, team. Ito na yung Ducati Clark. Dito na ako sa Ducati Clark. Napakita ko lang yung store nila. Yan, oh, pulang-pula, oh. So, nakasalang na yung ating Street Fighter ngayon para papatap up ko ng coolant. Ganda ng service area nila. Pulang-pula. Nakaka-big time, oh. Ito nga ako sa Sir Michael.
Yan, head mechanic. Hello. Head mechanic, tama ba? Yes. Oo, pinakamagaling na mechanic ko kasi siya yung head. Ito sa Ducati Clark. Oo, Ducati Clark. So, papalitan niya ng, ayun, tatap up niya ng kulan. Nalagyan niya ng kulan ngayon. Yan, tinataas na. Sabi ko baka pwedeng Preston na lang yung next na ipapalagay ko para pagka, alam yun, pag ako yung mismo nag-top up, eh, at least may available. Eh, yung nakalagay ngayon kasi dito, Omega. Omega coolant. So wala namang Omega coolant dito. Kung may mabilan akong Omega dito, pwede. Ako na lang magta-top up. So, but for now, dito muna, since meron pa silang Omega coolant dito. Tinatanong ko sa kanila kung meron silang engine slider. So, siyempre, pagka bagong bili, gusto natin yung CPU motor natin, no? Buti na lang, meron sila dito. Pang Ducati talaga. So, yung tatak niya is CNC. CNC Racing. Tara! So, worth 10,000 pesos po ito. Kesa bumili ako sa, alimbawa, sa Shopee Racing, baka hindi kasi mag-fit. Shopee, Lazada Racing. Hindi, dito at least sigurado. Tsaka pang Ducati talaga siya. Kahit medyo pricey, ganun talaga, guys. Bumili ka ng mahal na motor, kailangan sigurado yung mga piyasang ilalagay mo. So, ilalagay na nila. At dito, meron pa ako nakita, guys, eh. Di ba meron tayong laruan na Z1000? O, sakto, meron din silang laruan na Street Fighter. Oh, ito. Ito, oh. Wow! Hello. Street Fighter. B4S pa. Bibili natin to, worth 850 pesos to, pandi-display natin. Databi natin kay Z1000R. Tapos, meron pa sila dito, slider. Tank pad. Oh, meron silang tank pad. Sakto naman, eh meron siyang tatak na B4 din. So bagay na bagay sa motor natin, no. Ito kasi yung B4S, guys. Pakita ko sa inyo yung B4S. Pagka sinabing B4S, naka Orleans yung kanyang front suspension, electronic suspension, you know. Tapos electronic din yung kanyang steering damper. Pagkatapos, naka Orleans yung kanyang rear suspension. Tingnan niyo. Electronic din, guys. Ayan, oh. Daw, all in. Pagkatapos, yung mags niya, kung mapapansin ninyo, yung mags niya, ganito yung spokes niya. Tapos may nakasulat pa, oh. Marchesini Forge. Ayan. Ganda ng mags, oh. Matte black. Pati sa harap, ganyan din, oh. Bukod dun, sa mga physical na kanyang accessories na nakalagay, mas maganto ng konti dun sa before. So, yung before natin, pakita ko sa inyo yung mags niya, no? Kung hindi nyo pa nakita. Ito yung mags niya. Tapos, gloss yung pagkaka-paint. So, ngayon, nilalagay nila yung slider natin. So, at least sila mismo, mekaniko ng Ducati, mas sigurado. Kesa tayo yung maglagay, baka ano pang magawa natin, wala nang baligan yun. At least dito, sigurado, safe. Tsaka, syempre, may warranty. Nakakasigurado. Ito yung nalagay yan, di ba, sir? Yes. Oh, okay. Kabila. So, frame. Chef, paano kung mahilig akong bumangking sa kaliwa? Di pwedeng kaliwa lang ilalagay. Para, side slider. Oo, side slider. Yan, nandito na rin tayo. Papalagay na rin natin to. Sir, palagay ko na rin to, sir. Yan, oh. Tank pad. Sakto, before. Pag-ubahit na ako, kinuha ko na yung laro at ito. Ayan, Street Fighter B4S pa. Ma'am, magkano lahat babayaran ko, ma'am? 17,225. Okay. Noong unang bumili ako dito, ma'am, cup lang talaga yung binili namin, libre pa. Bandang huli, motor na. Sa bahay kasi, meron tayong laruan na display doon na Z1000R. Hindi may katabi siya ngayon. No? Yung Kawasaki ZH2 na lang walang laruan. Parang wala pa akong nakitang laruan na ganun. Okay. Thank you so much. Nakabagbayad na ako. Pag puti ang binigay sa'yo, ibig sabihin, bayad eh. Yun, meron na akong laruan. Alright. Okay. Yung bagong bili nating motor, ipapaservice natin ngayon. Sir, lifter mo na siya. Sige, lifter mo. O, yun, lala. Okay na yan. Baka kala nila totoo. So guys, tutuloy na ako. Tapos na yung aking motor. Ingat ka pa. Thank you sir, thank you.
Sir Ali. Yes, sir. Who? General Manager. That's me. That's right. Let's go, we. We must be. The General Mechanic. Yes. Ating motor natin. Part owner. Part owner. General part owner. The general customer. Here at Ducati Clark. Tutuloy na ako. Maraming salamat sa Ducati Clark. At kampante na ako para sa ride namin sa Linggo. Ayan, meron ng coolant na Omega. Akala namin talaga wala siyang coolant. Yun pala, kulay clear yung kanyang ano, kulay, no. Bye-bye! Thank you guys. Ay, may aksidente. Oh no. What happened? Motor ulit. Nako, gumasgas. Ride safe po sa inyo. At ako'y uuwi na. Malapit na naman gumabi. Nakaka-enjoy talaga tumambay sa Ducati Clark. Kasi nakaka-relate ka sa mga nakikita mo. Pati mga customer. Talagang mga Ducati motorcycle enthusiast sila. No? Nakikita mo yung mga ngiti nila. Once nakikita sila yan ng mga Ducati bikes na naka-display. Lalo na brand yun. Napakalilinis, no? Ayan na yung oras ng pag-uwi ko. Rush hour. At may sinet silang ride sa Linggo. Ngayong araw na binablog ko ito, sa Linggo na nila sinet yung ride. Puro mga Ducati yung mga kasama natin. At mapapanood niyo rin yun sa susunod na vlog natin. Hindi man sa susunod, yung mga incoming vlogs. Tapos ng vlog natin doon sa underpass, no? O, tatapusin na natin yung vlog natin, guys. Maraming salamat. See you next vlog. At bago natin tapusin itong video na ito, ay bomba muna tayo sa dito. Sa underpass. Okay. Read for speed. Eto na. Read for speed. Let's go, Reed! Reed for speed!